Yan si Mang Onok, nag-assemble na naman ng pinto mga Kaps. Yan, yan, yan. Mang Onok. Yan, dadawilan na niya. Yan, dito. So, ito yung pinakamabiling design ng pinto sa atin mga Kaps. Yan yung bubutasan ni Mang Onok. Magaling talaga itong batang to eh. 3-8. Yan o. So, ganyan kahalaga yung barkla mga Kaps, ano? Sa pag-assemble ng pinto. Kailangan talaga mayroong barklam para pikit na pikit, ipit na ipit. Wow! Ang ating ina-assemble na pinto. Barklam. Nabili natin yan sa Lazada. Gross T barklam. Lagay ko yung link sa description para maka-order din kayo kung kailangan nyo ng barklam. So, napakaraming gamit nito. Pwede sa metalworks at sa woodworking. Marami, marami kayong paggagamitan yan. Napaka-useful. Ano mga ano? Opo! Yan, dadawilan niya ng mga Kaps ang panel door. Sakto lang, ano? Nagpaba. Ayos lang yan. Lagyan mo ng kuan. Kanin. Oh, no! Ay, yung medyo malata. Para madikit. Hindi, mahigpit na yan. Wow! Ayan, isang magandang umaga mga Kaps. Yan, si Mang Ono ko. Talagang malakas doon sa Malboro eh. Oh. Ito nyo naman, oh. Sobrang lakas na ito sa Malboro. Oh, oh my God! Malboro dyan. Wala bang ano dyan? Malboro boy? Si Enok. Si Enok. Ayan, oh. Ano yung gagawin yan? Bench, bench ba ito? Bench yan. Okay. Ibenta lang muna gagawin ko. Gamit natin dyan ay gaas lang tsaka tinting color. Rosena, burnt amber tsaka konting black. Para ma-reach natin yung ganitong kulay. Yan. Uh-huh. Si Mang Brian na magkukulay na kasi may dalawa pang natira. Yan. Naman mga Kaps, yung ginagawa ni Mang Onok na to ay panel door. So, yan ang mga proseso. Susuheto muna yung kahoy para tuwid na tuwid at maganda yung finish ng kahoy. So, salamat dito sa ating table planer. So, isa yan sa pinakamahalagang machine sa isang furniture mga Kaps. So, ayan yung kulay niya pag na-wood stain mga Kaps. So, ang ginamit nating kahoy dyan ay Jimmy Lee na wood. Ang ginamit nating nag-i-stain ay Brian the Twin. Bryce. Shout out.
eh, nag-aasinta ngayon si Bang Benro habang may Marlboro tsaka Coke. Yan. Medyo matagal din kasi pag-aasinta niya mga kaps eh. Dapat libre Marlboro din. Sa pag-aasinta na ito mga kaps o pag-ahasa, talagang binabaklas yung ano, yung talim, kasi pag hindi mo tinanggal yung talim, ahasain mo lang ng carborundum dito sa bola, eh alang kwenta yon. Kinakailangan talaga ahasain sa mulihon para matalim yung nagiging hasa niya, tapos iaasinta ng ganyan. Iba kasi yung ginagawa dito sa ganitong table planer o jointer, hindi na binabaklas yung talim eh. So mawala yung asinta ng talim pagka doon mo siya hinasa sa bola. So hindi yun yung tamang paghahasa ng ano ng talim nitong ating jointer. Ito dapat kailangan natanggalin, asahin dito sa mulihon. Kailangan lang permis yung kamay, parang si Mang Benro. Tapos after sa mulihon, nahasain ng carborundum para talagang sureball na matalim. Tsaka iaasinta. Diba, Mang Benro? Opo! Yan o. Diyan gumagaling si Mang Benro habang humihitip. Oh no! Oo. Papakita ko sa inyo mamaya pagka ginamit yung table planer na to, para siyang ano, sumasagitsit yan. Wow! Sobrang talim. Kasi yun sa mahalaga na dapat lahat ng ginagamit natin sa woodworking project natin matalim talaga. Mabubuisit kayo pagka ang gamit nyo mapurol. Mapapait yan, planer, katam. Yan, sa talim ng mga router, talim ng table planer, talim ng tistisan. So lahat ng talim kinakailangan matalim. Yan, wow. Matalim eh. Ayun o, may naglalarong bata. Oh. May nangangahoy. Si Mang Onok.